Boss, ipapakita lang sa iyo mga memorabilia itong fan mo. Ayan. Pakita mo na, para ano. Ayan, no, pakita mo na. Ganda, ano, mga old talaga, no? Pakita mo yung Joey and Son pa eh. Ay, meron. Ito yung mga unang ano nyo po eh, articles. Grabe. Alam mo ba yung ano nun? Ang original nun? Ano? Pwede ko nang vulgar na yun. Oh, pwede na. Oh, bakit? Ako kumuha ng lyrics na eh. Ang music nung galing sa X-Rated. Ano X-Rated? Paano? X-Rated, hindi ka paano. Joby. Tingnan mo naman yun. Wow, grabe. Swerte mo ha. Thank you, sir. So yan guys, makikita nyo si Redford White, si Richie De Horsey, Miss Tapia, Tourette Macho, Kay Torres, Joey, Vic, Tito, and Mr. Tem E. Original, School Bohol, TV Times dated April 6-12, 1980. Grabe, lumang-luma na to. Si Bebet Ortesa ay isa rin sa mga original ng School Bohol. New pa yun, no, time na yun. New on IBC 13. School Bukol, every Tuesdays at 7:30 p.m. Anong date to? December 1978. Oh my gosh. Grabe. Ito naman ay November 5 to 11, 1978. Ito article sa kanila, Campus Comedy. Ayan. Five weeks old pa lang ang School Bukol daw, sabi ni Jerome, dito sa article na to. Among all the collection, ito ang pinaka-iconic guys, no? Itong cover ng TV Times noong 1980, ang OG hosts ng It Bulaga. Ayan, oh. Chicky Holman, ang kanilang unang-unang co-host na babae. And of course, the late Richie De Horsey, original din na member ng grupo. Here are the clouds. Article dated July 1987. Ayan o. 1987 to guys. May original din na OG shirt. Ayan, It Bulaga, 1979. Original merch ng School Bukol. Ito ang kanilang parang sweater, no? Sweater to na may logo ng One Ball University, 1978. Signed by Joey De Leon. Registered trademark. One Ball University. Sa likod niyan, guys, makikita natin ang logo ng One Ball. Yan ang school nila sa School Bukol. Ito rin, no? J.S. Calera. One Ball University, 1978. J, as in Joey De Leon, J.S. Calera naman sa likod nito. Guys, kasama natin si Jerome Villanueva at siyang isa sa mga top collectors ng mga It Bulaga memorabilia. Hi, Jerome. Hi, Sir Julius. Welcome to my channel. Hello po sa pakasumusubaybay sa Julius Unplugged. Ano pakiramdam na dati sumusubaybay ka lang, ngayon ikaw na yung ini-interview? Overwhelmed, sir. Parang nanonood lang ako ng exclusive interview kay Joey De Leon, tapos nandito na ako kaharap. Ay, thank you, thank you. At marami kang collection dito ng mga memorabilia. Sige, tell us about this collection. Ano ba meron dito? Itong collection na to, It Bulaga and TBJ memorabilia from 1978 to up to the present. So, iba-iba, may mga magazines, may mga plaka, may mga CDs, may pamaypay, may coin purse, may mga DVD, mga special edition. Kung ano yung nilabas nung over the years nung TBJ, ito yung mga kinolect ko. Ayan. Bakit mo naisipan mangolekta? Eh, hindi mo naman ka-generation nung nagsisimula pa, no? Sina TBJ. Bakit ka naging fan? Kasi simulat sa pulpo, kinamulatan ko na yung It Bulaga, yung TBJ. Yung family namin, laging nanonood ng It Bulaga, ng mga pelikula ng TBJ. So parang as a member of the family, na-absorb ko yung good vibes and yung
mga antics and humor ng Dabar Cads. And eventually, nahumaling ako na gusto ko sanang magkaroon ng a piece of a memory man lang dun sa mga nangyayari sa about sa Eat Bulaga and TVG. Ilang taon ka na nung simula ka mangolekta? Siguro, sir, mga high school po ako eh. Mga 2010, 2011, gano'n. Pero bata ka pala, sa bahay nyo, yan ang pinanunood? Yes po. Oo. So alam na alam mo kung sino-sino mga host ng Eat Bulaga. Ah, yes po, yes po. Oo. Isa-isay natin, no? Ano dito yung mga ano, mga pinaka-rare o pinaka-luma? Mga pinaka-rare po ay syempre itong TV Times na kakapirma na nga lang ni Sir Joey De Leon. 1980, ito yung mga earliest cover ng Eat Bulaga. So ito yung, ito guys, makikita nyo yung original hosts ng Eat Bulaga. Si TVJ, Shiki Holman Yulo, and the late Richie the Horsey. Sila yung mga OG talaga ng Eat Bulaga. Asan dito? May article ba rito sa loob tungkol yes sa kanila? Yes po. Ito yung article about Eat Bulaga. Ayan. Oh, ito. Ito. Ito lagi binabanggito ni Tito Sen eh. Itong Macho Man Contest. Mababa ang ratings ng Eat Bulaga noon. Talo sila ng student canteen. Pero nung nilaunch nila itong Mr. Macho na contest, doon na sila naging number one. Tama po. Ito yun. Kaya historical tong collection na to. Itong yes. Item na to. Ano pa? Ano pa meron dyan? Eto sir, meron tayo dito ano, school bukol na plaka. Uy! Actually, sobrang rare na nito dahil hindi naman sila nag-release ulit niyan. Kung ano yung nung 1970s, ayan pa rin yun. Uh-huh. So, for this condition na mint and yung hindi pa siya masyadong madumi, very rare na yung ganitong condition. Oo. Ayan, nakita mo silang tatlo. Batang-bata pa, oh. No? Mga baguettes pa, eh, no? School bukol. Yes. Diyan ang school bukol, yan ang unang-unang naging hit show ng Tito Vic and Joey. Kahit na mababa ang rating ng Eat Bulaga noon at hindi sila masyado kumikita, kumikita naman sila sa school bukol kasi mataas na nga rating nito. Sa IBC 13, ito ang number one show. Tama po. Okay, ano pa? Siyempre, ito yung mga earliest articles ng TVJ. Kaya, Here Are the Clowns, TV Times din to, 1979. 1979, guys, oh. And then, so ito pang isang rare, guys, no? TV Times dated April 6 to 12, 1980. At sa cover ng magazine, makikita nyo ang original na cast ng School Bukol. Si Richie, si Redford White, si Miss Tapia, Mr. Temi, Tito, Vic, and Joey, and Tonette Macho, Kay. At si Kay Torres, anak ni Miss Nida Blanca. Ito sir, saan kaya, meron pa isa pa pong plakaw eh. Ito po, Beatles Department, Tito, Vic, and Joey, by Sunshine Biker Music Corporation. Mm-hmm. Oh, Vicor kasi, di ba, presidente ng Vicor? Vice President po si Tito Sen. Tito Sen. Yan, tapos anak ng Juan. Anak ng Juan? Oh, yun yung title. Anak ng Juan. Tapos meron din guys, CDs. Yan ang mga CD. Mga reissue. Top hits to. Top hits, yes. Yan. Top hits. Ayan, top hits ng TVJ on CD. Diba? Yan, ito yung first top hits. Rare yung mga yan. At syempre, top hits. Ito Tito po, Vic and Joey. Kagat Labe by Joey De Leon. Uy! Dapat pala pina-autograph natin ito ni Boss Joey. Eh. Kagat Labe. Ano pa dyan meron? Ito po, Silver Anniversary na DVD. Rare na rin yan. Yes po. Eto dito ko natuwa kasi nakita ko si Ian Veneracion. Bata pa, pati ito. Ian Veneracion kasama ni Joey De Leon. Mag-ama sila dito eh sa series na to, Joey and Son. Yes. It's a top rating series before sa Channel 9. Tapos ito, sayang hindi nakita ni Boss Joey kanina, si Tita Aileen kasama niya. Si Bella Torre. May mga bagets dito. Si Ian. Ian. Ito. Si Ian. Si Tita Aileen pala, kasama niya sa Joey and Son. Yes. No? Cast. Talaga? Ano sila nakakilala? Siguro po. Pero artista siya dati. Si Tita Aileen. Yan. Ito naman ay School Bukol DVD. School Bukol DVD.
Pero medyo bago na to, no? Bago medyo na. Ano na sila, hindi na sila bagets dyan. Yes. Ito yung reunion nila. Reunion 20 na. Years after. Oo. Tapos meron pa tayo rito mga picture. Ayan, mga reproduction na po na... Reproduction na lang yan. Mga iconic photographs nila. Ayan. Ito yung ni-recreate nila for the promotion ng TVJ sa TV5. Oo. Siyempre, itong mga collection na dinala mo rito ngayon, this is just part of your bigger collection. Yes. Ano pa yung mga rare items na nasa bahay mo? Yun po, may mga plaka pa rin, mga posters, ganyan. More na mga newspaper clippings. Yan, mga ganun po. Pero ang bukod po dito, nagko-collect din kasi ako, Voltes 5. Eh. Ah, okay. Okay. Yun, sobrang... Ibang ano naman yun. Ibang collection naman yun. Pero hanggang kailan ka mga kumolekta na mga TVJ memorabilia? Siguro hanggang napapanood pa sila sa TV. Kasi, tsaka, ano, sir, eh, parang pagka... Halos, pag tumatagal na tumatagal, mas nagtumataas yung value ng mga items. Lalo na yung mga hindi mo na mabibili. Yun nga sir, di ba, ito nga Itbulaga book, hirap nang makabili din. Nag-check kami sa ano eh, sa online kanina eh. Mga naglalaro siya sa 3,000 to 5,000. Ang halaga ng book na ito ngayon. Kaya uunahan ko na sila kukuha na. di ba? Anong naramdaman mo nung nagpaalam sila sa TV? Hindi pa alam kung saan sila pupunta noong time na yun eh. Medyo emotional po and parang nabigla, parang nabulaga ang lahat. Buong bansa nabulaga. Dahil, lalo na ikaw kasi fan ka eh. Yes po. Parang di ko inaasahan na parang ang isa, parang nung tanghali na yon parang dapat di ba parang daily routine na lalabas sila sa ere. Tapos biglang replay yung napanood namin. Tapos sa online sila nag-announce. Parang, di ba, sobrang unprecedented nung pangyayari yun. Very historical and milestone sa Philippine TV. Well, now they're here. Actually, andito kami ngayon ni Jerome sa area kung saan nag-rehearse ang TVJ. Nakaabang. Para sa launch ng bago nilang show. So, happy ka na meron na silang bagong tahanan dito sa yes. TV5. Parang, kumbaga, kaming mga fans, kampante na meron na silang masisilungan at may aaruga sa show na kinalakhan ng mga Pilipino. May papakita lang sa'yo mga memorabilia itong fan mo. Ayan, pakita mo na para ano. Ayan, pakita mo na. Sir, wow. Grabe, no? Meron na ako nito. Tapos, LP. Ayan, yan eh. Pwede sir magpa-autograph? No. Ay, ganda, no? Mga old talaga, no? Pakita mo yung Joey and San pa eh. Ay, meron pa. Oh, ito yung mga unang ano nyo po eh, articles. Grabe. Alam mo ba yung ano nun? Ang original nun? Ano? Ano? Ano, pwede ko namin bulgar na yun. Ako pwede na. Oo, bakit? Ako gumawa ng lyrics na yung music no galing sa X-Ray din. Ano X-rated? Paano? X-rated? Hindi ka paano. Joey and Sai. X-rated. Wow, grabe. Swerte mo, ha? Thank you, sir. Ito pa yung pangarap, guys. Maganda yung sinabi mo kung bakit bahagi ng Itbulaga ang buhay. Bahagi ng buhay mo Itbulaga. Ayun, yeah, meron si Boss Joey niyan. Di ba meron ka sa bahay mo? Meron pa sa inyo, di ba? Tinunan ko pa ng video eh. Oo, naghahanap pa ako eh. Kasi po konti na yung ganyan. Ayan. Jerome. Ano? Joey and Jerome. Saka dito na rin po para lahat ng ano. Ayan. Putol naman mukha mo dyan. Para lahat. Ah, gusto mo lahat kayo. Ayan, tingnan mo lang, pinagbigyan ka ni Boss Joey. Oh. Picture ganda lang ha. Sir, sana patuloy pa yung pagpapasaya niyo sa mga Pilipino. Okay. Salamat sa iyo. Sana matupad po yung goal natin na go for gold, go for old. Salamat sa iyo. Ayos yan, mukhang masaya naman. Ano naman ito eh. Breaking the ice lang. Ang trabaho talaga will start on the following Monday. Na-excite ka pa rin?
Oo. Kahit ilang beses na kayo, ilang taon na kayo nag-live show? Well, to be exact, 51 years. 51 years? Including lahat na okay lang. Sa lunch, 47, 48. Uh-oh. MCing in lunch show from student canteen. Uh-oh. 47, 48, kinount namin. Dito, Itbulaga, medyo may tigil, 44. 44, 47, 48, 51, yun ang mga numbers. At daily. Oo nga eh, di ba daily? Oh. Anyway, Boss Joey, I wish you all the best. Good luck ha. Gaano na yun mo ha, almost. 2.7 ka na. 2.7 million na sa YouTube. Congrats sa atin. Isang okay, araw, magkikita tayo ulit. Kung boy ka pa. Maganda yan. Kasi ano na yung history na. Yes. Sige. History. Thank you, boss. Thank you, boss. Thank you, thank you. So, ano yan? Collectible. Collectible. Pagkabuhan natin sa legal. Balik ulit. Hindi ba? Kanina, hindi na ano. Pero, hindi, wala. Hindi. Laro. Sir, last stop ko. Lubusin ko na. Tama. D-18 nga. Ang title. Thank you. Oh, ano? Ano mo sasabi mo? Ha? Dream come true, ha? Dream come true. Sobrang speechless po ako na nakarap ko yung idol ko. Actually, ang dami ko pa pong dapat papirma. Hindi ko na pong makuha lahat. Ay, importante yung ibang mga ano mo, mga items yan. Yes po. Priceless na yan. Kasi so, pinirmahan na ng icon. Oo nga po. Tatago ko po ito. And thank you so much po, Sir Julius and Ma'am Tintin. Kasi binagbigyan niyo po yung request ko. That's the most that we can do. Pare-pareho lang tayong fan ng thank TVJ. Thank you, ma'am. Thank you po. Thank you, sir. Papapirma lang ang fan. Hi, Rosing! You know! Hi, Tito Sir! Subscribe to this channel, like our videos, and post your comments below. And always hit the notification bell.